tayo. Skyward. Skyward 32. Problema nito ay testing natin. Ayan, kulay green na. So tingnan natin. Yan, lumalabas naman siya pero nagpi-flicker yung screen niya. Normal, tapos nagpi-flicker. Buksan natin, tingnan natin kung ano problema nito. Yan yung model number niya, Skyward. Yan, Skyward. Tapos model number ay yan. Bali ito ay unang sira pa lang. So sarado pa tong selyo. Unang sira pa lang niya. So ito na, nabuksan na natin yung unit. Bagong board na naman ito. So yung DC-DC nito ay built-in sa mainboard. Yun, no? Tapos gumamit sila ng clapboard na ganito. Hindi naman natin makita. Kaya natin punitin to. So ito, gumamit sila ng ganitong clapboard. Parang sa kagaya din sa ginawa natin doon. So ganito din yung clapboard na ginamit. Pero ito, walang tikon. So yung ganitong clapboard yata, pag nilagyan mo ng tikon to ay hindi naman siya gagana. Pero magkamukha ito dun sa pang LG na mayroong tikon. Same na same sila. Pag sinalpakan mo ng tikon, ayaw naman gumana to. So hindi pwede lagyan ng tikon yung ganitong clapboard. Same na same sila yun. So titingnan ngayon natin kung ano ang naging problema nito dahil nagpi-flicker siya. Okay naman yung screen, tapos bigla na lang magpi-flicker. So pwedeng ang problema nito ay flicker, pero ngayon lang tayo nakatrouble ng ganitong clapboard na nag-flicker. Check na lang natin muna yung supply nito kung normal. Kasi pagdating naman dito sa mga capacitor niya ay okay naman, wala namang naglobo. So may napapansin lang tayo dito, parang nagkaroon ng langis. Parang nagkaroon ng langis yung board natin. So check muna natin yan. So yan yung problema niya. Yan, nagno-normal siya yun. Pi-flicker na talaga to. Yan, tapos normal na naman. Yan. So ganyan ang problema ng screen niya. Ibig sabihin, nagpi-flicker ang screen niya kasi nagno-normal pa naman yung display. So check na lang natin yung mga supply niya. Mayroon siyang 1.8 pasok. Tapos 3.3 pasok din. So supply ng memory nito ay dapat eksaktong 3.3 din. So mayroon din siyang 3.3 sa memory niya. Yung pasok. Okay. So check natin yung supply dito sa beacon papunta sa yan. 12 11 12. So taas baba yung supply niya, no? Hindi stable ang supply, kumbaga. Pero sa 11 na yan, pasok pa rin yan eh. Normal pa rin yan eh. Kahit kunting uga lang yung supply niyan. So tingnan natin yung 26 niya. Yung BGH. Yan yung BGH niya, 27. Normal. Yun, bumababa din ng 26. 27. 26. So nagpa-fluctuate din yung supply. So ito siya. Mayroon siyang 12 volts. 11 to 12. So pabago-bago naman siya, pero pwede na rin yung ganon. Tingnan natin dito. Meron siya dito 26. Yan. 27. So nagbabago din yung out ng kanyang DC-DC.
Dito, mayroon siya dito. Yan, 5. Yan, may 5 volts siya dyan. Negative. So, try natin yan. Dihang. So, ang picture niya na ay ganun pa rin. So, magno-normal. Tapos, magpi-flicker. So, parang flicker talaga ang problema niya. Yun, o. Yun. May timing siya eh. May seconds siya para mag-flicker eh. So, parang nagpi-flicker talaga siya. So, sa mga ganitong problema, flicker ang sakit niya. Kaya lang, hindi natin alam kung saan siya banda. So, hahanapin ngayon natin dito yung signal. Maghahanap tayo ng signal sa dulo-dulo. Tingnan natin kung anong signal yon. Okay, hanapin ko muna. So, gagawin na ngayon natin dito dahil ang problema nito ay talagang parang flicker. So, magta-try tayo mag-cut ngayon ng signal dito. So, itong signal, hanapin natin dito yung LC1 saka LC2. Or ito. So, na-check ko na itong pin na to ay yan, nag-change supply. Yan. So, kung nagpapalit-palit yan, ibig sabihin, yan yung LC1 saka LC2 natin. So, try ngayon natin yan, ihang. Tingnan natin yung isa. Saan na yung isa? Ito, saka itong isa. Yan, nagpapalit din yan. So, hindi tayo sigurado kung itong side na ba to ang may problema, itong side ba may problema, or itong side. So, mag-try muna tayo dito sa isang side na to. Ito muna ang try natin tanggalan ng LC1, LC2. So, nung nag-cut tayo, sa side na yon ay wala na siyang display, natuluyan na siya, yan na. So, nung kinat natin yung supply dito, LC1, LC2, so, yung display nito ay tuloy-tuloy ng flicker. So, yan na siya. So, ibig sabihin, wala dito ang problema. Nung nakakabit pa siya kanina, minsan nagno-normal, minsan flicker. So, nung tinanggal natin siya, nag-flicker na lang lahat. So, ibig sabihin, lilipat tayo ngayon sa kabila. Titingnan natin kung andoon yung sira. Pero bago yon, kakabit muna natin dito yung pinutol natin. Yan. Yan o, yung dalawang yan. Yan. Kakabit muna natin yan, tapos lilipat tayo doon sa kabila. Ito na, bali, binalik natin yung pinutol natin kanina. So, yan o. Yan. Ibinalik ulit natin yan dahil lalong nag-flicker nung tinanggal natin yan. So, gagawin naman natin ay lilipat tayo dito sa kabila. So, lilipat tayo dito sa kabila. Sana. Hindi ko na mahanap. Yun. So, yung ganun din yung signal lang hahanapin natin. Yung nagpi-flicker din na BGH saka BGL. So, yung pangalawa doon sa kabila, ibig sabihin yung dito ay same lang sila ng sirkuito. Pangalawa rin. Yun. Sana. Yan. Yan yung pabago-bago na supply. Yan, no? Yun, okay. Tapos, yung katabi niyan ay ito. Yan. Pabago-bago din yan. Yan. Okay. Bali, yan yung puputulin ngayon natin. Ito na. Bali, naputol na natin yung circuit na yan. Yan, yung dalawang yan. Sana, focus na natin. Lapit lang natin. Yan. So, naputol na natin yung dalawang yan. Try ngayon natin kung magno-normal yung screen natin. So, ito na. Titesting na natin. Sana. Yan. Testing na natin. So, ayan no. Pasok siya. Ibig sabihin, yun lang yung dalawang problema niya. Normal na yung screen niya. Oh. Hindi na siya nag-flicker. So, ibig sabihin, flicker lang ang problema nito sa kaliwang side. Lagyan natin ng video.
Ayaw. So ito, nung nakuha natin yung damage dun sa top board, may time na pumapangit yung picture. So binuksan natin yung pinakaharap. Ayun, may nahuli nga tayo. So may cop siyang sunog. Ayan o. So pag ganyan sunog ang cop, try lang natin yan lilinisin. Pag nalinis natin yan, try natin kung magno-normal pa. Nagbubukas pa naman siya kanina, sana wala lang siyang guhit na lalabas. So try natin linisin yan, malaki eh. Oh. So ito na. Akala ko okay na yung gawa natin. Eh pala, may problema pala siya sa loob. Ayan o, kita ba? So nakita nyo yung sunog niya. Ayan o, malaki pala sunog niya. Yun, buti na lang nasa bungad lang yung sunog niya. Ayun, nasa ilalim yung malala. So try natin linisin yan. Kung mag-normal pa yung screen natin. Sana makinis pa rin yung screen natin kahit may sunog na yan. So gagawin ngayon natin, lilinisin muna natin yung sunog. So dito muna tayo sa taas. Dapat matanggal muna natin yung sunog na ito. Kaunti-kaunti lang. Dapat malinis yan. Kasi pag hindi nyo nilinis yan, kakalat ulit yan. Pag nagkalat na naman siya, natutuluyan na talaga yung unit. Kita pa ba? Ayan, kita pa. So ayan siya, ayan yung damage niya. So malaki ang damage niya, pero naayos na natin, natanggal na rin natin yung short. So tanggal na yung short. Okay na. Naayos na natin yung sunog, yan. Yan na tanggal na natin yung mga short na circuit.
So, ayan, laki ng sunog niya eh, oh. Ayan, laki ng sunog niya. So, try pa rin natin kung magno-normal yung display natin. Testing na natin yung ginawa natin. Ito na, na-testing na natin. So, okay naman, success naman yung ginawa natin na paglilinis ng sunog. So, ayan yung sunog niya. Ayan, no, laki na sunog niya. Ayan. So, kahit malaki yung sunog niya, tingnan ngayon natin kung nagsushort. So, hindi naman. Hindi naman mainit. So, pag normal na ito, basta hindi na siya nag-i-spark pag ginagalaw-galaw, okay na yan. So, yung picture niyan ay, yan no. So, full screen naman yung screen natin. Yan, full screen naman siya. Sasarado ko lang tapos testing natin. So, ito na siya. Okay na. So, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. So, solve pa natin yung sunog ng cop na yon na pag-aana pa rin natin. So, hanggang dito na lang yung video natin.